Thank you. Ngayon naman, makasabay kaya sa mga hato na tanungan ng ating young kapamilya leading lady na magtapang na hinarapang maraming pagsubok sa buhay. Let's welcome on the show, Loisa Andalio. Hello, Loisa! Hi, Ian. Musta? Okay. Okay naman, ikaw ang kamusta? Kamusta okay ka naman. Na? Masaya. Ayos lang. Relax lang. Sa bahay lang. Ngayon, pinagkakaabalahan ko ay mag-alaga lang ng dogs. Ilan ang aso mo? Apat? Apat eh. Nasa bahay yung iba. So, sino yung dalawang kasama mo ngayon? Si? Ito si Mike at saka si Tokyo. Kakapanood ko ng series. So, ito yung mga pangalan nila. Okay. Nami-miss mo na bang magtrabaho, mag-taping? Sobra. Iba eh, nakaka-miss gawin yung passion mo, yung naging passion mo na kinasanayan mo, na yun na yung naging buhay mo, yung gigising ka ng maaga, kasi maaga yung call time, babiyahe ka, mahabang biyahe, papuntang location. Ang pinag-uusapan namin ay sayaw ng buhay. Isa ka sa ikinoconsider na isa sa pinakamahuhusay na dancers nito. Dahil ang galing mo talagang sumayaw. Ikaw naman, paano ka sumabay sa sayaw ng buhay para maabot ang pangarap mo? Naalala ko ate, nung bata ako, as in totoo to, pag may gusto ka talaga at naniniwala ka na magiging ikaw yun, mapupuntahan mo. Yung parang may goal ka na nung bata ako kasi sabi ko talaga na mahilig kasi ako manood ng mga teleserye, marami akong iniidolo, kasama ka na doon ate, na parang sabi ko nung bata ako na parang gusto ko rin maging ganyan. So parang gawin mo yung best mo, magtsatsaga ka, and mararating mo. Kasi yung family ko talaga gusto namin, gusto ko maging artista. Gusto kong umarte, gusto kong sumayaw, gusto kong kumanta. Tapos nanonood ako ng mga ganon, sobrang nai-inspire ako sa mga pinapanood ko. Tapos nagpe-pray ako, naalala ko na yung bata, umiiyak na, Lord, gusto ko din pong ganon. Bakit nagiging emotional ka ngayon? Ano yung nare-realize mo? Na-realize ko na kung gaano kami kaswerte ngayon yung family namin. Kung paano ko sila natulungan din. Kung paano yung buhay namin dati. Sa kung gaano kami kakomportable din ngayon. Parang binigay sa akin ni Lord yung hinihiling ko lang nung bata ako. Ang galing talaga. So parang ako, so kumbaga, isa akong testigo na totoo yung prayers, totoo yung mga ganun na binibigay talaga siya. Wait ka lang. Relax ka lang. Gawin mo yung part mo. Gagawin din ito yung part niya. Yes. Kasi alam mo, Loisa, I've also witnessed your journey from PBB, hindi ba? And hindi naging madali ang tinahak mong landas from lining up sa auditions, being one of the housemates, and then after you became a housemate, you entered show business in all its glory, hindi ba? And then na-expose ka kung gaano kahirap ang mundo ng show business, yung mga challenges, yung mga heartaches. Ano yung pinakamasakit na napagdaanan mo? Yung naranasan kong husgahan ka ng mga taong hindi ka naman pala kilala, na parang, paano nyo sa akin nasasabi yan? Hindi nyo alam yung pinanggalingan ko, yung pinagdaanan ko. Saan ka humuhugot ng lakas kapag napapagod ka na, nahihirapan ka na? Sa family ko, sa family pa din, tsaka sa sarili ko, at kay Lord. Pero syempre, Loisa, isa din sa, I'm sure ipinagpapasalamat mo ngayon bukod sa family mo, is that you have someone you can rely on. Si Ronnie, di ba?